Umaga pa lamang ay high blood na agad ang matandang si Don Emilio. Umagang-umaga kasi bumungad agad sa kanya ang litrato ng apo na si Clyde. Makikita sa litrato na wasted ng lalaki habang nakahiga sa sahig katabi ng ilang kaibigang lalaki. Ang ikinaiinis niya pa dito ay halos hubad na ang damit ng mga ito. Kahit kailan talaga, hindi na natuto ang batang yun. Sige, kayo nang bahala. At siguraduhin ninyong walang makakakita ng litratong ito. Utos ng matanda sa kanyang tauhan na palaging nakabantay sa galaw ng apo. Napabuntong hininga na lang tuloy ang matanda nang maibaba ang telepono. Don Emilio, gusto niyo po ng tsaa? Pagtitimpla ko po kayo. Suwestiyon ni Aliana, ang private nurse ng matanda. Hay naku, hindi ko na alam ang gagawin ko sa apo kong yun. Maayos naman sa trabaho at bilib ako sa batang yun. Pero nag-aalala ako sa kinabukasan niya. Napabuntong hininga ang matanda sa konsumisyon. Huwag kayong mag-alala, Don Emilio. Sigurado akong magiging maayos rin po ang lahat. Isa pa ay matalino si Sir Clyde. Wala po kayong dapat ipag-alala. Pagkukumbinsin ni Aliana dito. Hays, sana nga'y totoo ang mga yan, iha. Dahil kung hindi ay baka mas mapaagap ang paglisan ko sa mundong ito. Biro pa ng matanda sa kaniya bago niya ito tinulungang makatayo sa kinauupuan nito. Sinamahan niya itong pumunta sa garden upang magpahangin. Kasalukuyan sila ngayong nasa rest house ng matanda sa Antipolo. Overlooking kasi ang lugar at tanaw na tanaw mo ang kabuuan ng Maynila mula sa mataas na bundok. Dahil sa katandaan ni Don Emilio ay mas ginusto nitong manatili sa ganitong lugar kaysa sa Maynila. Kinahapunan ay nagulat na lamang si Aliana nang ipatawag siya ni Don Emilio sa sala. Maghahapunan na kasi sana sila ngunit mukhang malalim pa rin ang iniisip ng matanda. Don Emilio, ano po yun? Pinapatawag niyo raw po ako. Sambit niya dito, tsaka dahan-dahang lumapit sa matanda. Aliana, iha, nandyan ka na pala. Maupo ka. May mahalaga sana akong ipapakiusap sa'yo. Sambit nito sa kanya. Bahagyang nakaramdam ng kaba ang babae. Minsan lang naman kasi siyang kausapin ng matanda ng ganito kaseryoso. At mapapansin dito na hindi ito nagbibiro. Ano ho yun, Don Emilio? Tanong niya dito. Nasabi ko naman sa'yo ang tungkol sa aking apo na si Clyde, hindi ba? Tanong nito sa kanya na tinanguan naman ng babae. Bahagyang napayo ko ang matanda bago nagpatuloy sa pagsasalita. Nais ko sanang tulungan mo akong maging lalaki ang aking apo, kahit sa anumang paraan. Akitin mo siya, gayumahin, kahit ano. Gawin mo lang lalaki ang apo ko. Handa akong bayaran ka ng 1,000,000 o magkano pa man. Matulungan mo lang ako. Ginagawa ko ito hindi lang para sa kapakanan ni Clyde kundi para na rin sa akin. Kung magtatagal pa ang kanyang pagiging pusong babae ay baka hindi na siya magkaroon ng anak at hindi na ako magkakaapo sa kanya. Sambit ng matanda tsaka napatingin sa dalaga. Ngunit mukhang naubusan na ng mga salita si Aliana. Oh, iha. Takang tawag niya rito. Sorry po. Ano nga po ulit yun? Mukhang nagkamali po ako ng dinig. Kinakabahan at nauutal na sambit niya rito. Napabuntong hininga ang matanda. Alam kong mabigat na trabaho ang inaalok ko sa'yo ngunit wala na akong kilala na maaaring makatulong sa akin. Handa akong bayaran ka ng malaki. Tulungan mo lang ako. Pakiusap pa nito sa kanya. Pero hindi ko alam kung magagawa ko yun, Don Emilio. Kahit magkano po man po ang nahes niyong ibigay sa akin kapalit ng pangaakit ko sa apo ninyo, sadyang hindi ko po kaya. Nakayukong sambit ng babae. Nag-aalala rin kasi si Aliana dahil hindi niya alam kung anong pangaakit ang gagawin niya kung sakali. Isa pa ay sapat naman na ang kanyang kinikita bilang private nurse na matanda. Hindi naman siya mukhang pera upang maghangad ng mas malaki. Please, iha. Kailangan ko talaga ng tulong mo. Make this as my last request. Please. Pakiusap pa nito habang nakadaob ang magkabilang palad. Hindi naman maiwasang lumambot ang puso ni Aliana habang nakatingin sa matanda habang patuloy ito sa pagtaas ng presyo ng bayad sa kanya. Halos magdadalawang taon na siya sa trabaho niya bilang nurse nito
at naging malapit na rin siya sa matanda. Kaya naman hindi niya maiwasang mapatango at mapa-oo na lamang sa matanda dahil sa pagpupumilit nito. Sa huli ay napagtanto na lamang niya na nayakap siya ni Don Emilio dahil sa tuwa. Hay, maraming salamat talaga, iha. Hulog ka ng langit. Sana kayo na rin ang magkatuluyan sa huli ni Clyde. Sambit nito habang pahina ng pahina ang boses. Ngunit agad namang umigting ang tenga ni Aliana sa huli nitong sinabi. Po? Tanong niya pa dito ngunit humiwalay na rin ang yakap ang matanda at bahagyang tinap ang kaniyang ulo. Wala iyon, iha. Maraming salamat talaga, ha? Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa biyahe mo para bukas papuntang Maynila. Sa ngayon ay matulog ka na at bukas ng umaga ay darating ang service mo. Sambit nito, siya kadahan-dahang naglakad papunta sa kalapit na kwarto na siyang bedroom ng matanda. Naiwan namang tulala si Aliana hanggang sa mapagtanto ang isang bagay. Bukas agad? Hindi makapaniwalang tanong niya sa sarili, tsaka napahawak sa buhok habang natataranta. Kinabukasan ay alas 5 pa nga lang ay dumating na agad ang sundo ni Aliana at bandang alas 9 na siya nakarating sa Maynila. Medyo traffic na rin kasi at idagdag pa ang layo ng kanilang nilakbay. Pagdating sa kondo na inilaan sa kanya ng matanda ay hindi maiwasang mamangha ni Aliana. Ngunit tila ba'y agad iyon napalitan ng pagod dahil sa haba ng biyahe. Balak niya pa sanang matulog kahit kalahating oras lamang ngunit agad niyang naalala na kailangan niya palang pumunta ngayon sa kumpanya. Ah, di man lang ako nakapagpahinga eh. Inis na sambit niya sa sarili bago nagpalit ng damit. Suot ang isang beige blazer at pencil skirt sa pang-ibaba ay nagtungo na si Aliana sa kumpanya. Kung saan ang CEO ay si Clyde Cinco. Habang paakyat ang elevator ay hindi maiwasang kabahan ng dalaga. Ngayon ang unang araw niya bilang sekretarya ng lalaki. Dahil ito ang ninais ng matanda, nagampanan niya sa buhay ni Clyde. Sa ganitong paraan kasi, ay mas mapapalapit siya sa binata at mas lalaki ang kaniyang chance na maging matagumpay sa misyon. At dahil hindi na nakapagreklamo pa si Clyde sa lolo, ay wala na siyang ibang choice kundi palitan ng current secretary niya. Nang bumukas na ang pinto ay napabuntong hininga pa si Aliana. Bago naglakad, papunta sa harap ng pinto ng opisina nito. Bago siya pumasok ay napahinto pa siya ng saglit bago inayos ang suot. Bahagyan niyang inilihis ang suot upang makita ang kanyang cleavage. At kahit hindi masyadong komportable, ay maikling skirt lang ang suot niya. Sa ganitong paraan, ay makikita agad ng binata ang kanyang makinis na binti. Napabuga ng hininga ang dalaga. You can do this, Aliana. First impression is most important of all. All we need to do is act sexy and attractive. That's all. You can do it. Pangungumbinsin niya sa sarili habang tinitingnan ang kaniyang kabuuan bago tuluyang binuksan ang pinto. Pagpasok niya ay napangiti na lang si Aliana at agad na binati ang lalaki na nasa loob ng opisinang yon. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob at kahit na bumati na siya dito ay hindi man lang nagtapo ng tingin ang binata sa kanya. Ano yun? Dead ma lang? Tanong niya sa isipan. Abala ang binata sa pagtipa sa kanyang laptop habang panay ang tingin sa reference folder. Maya-maya pa ay saglit na napalingon ng binata. Agad na napaayos ng tayo si Aliana dahil sa kaba. There you are. I've been waiting for you for hours. Take a seat and do your job. Sambit nito na agad na ginawa ni Aliana. Nagulat pa siya dahil napakalalim ng boses nito. Salungat sa kaniyang inaakala. Ang akala niya kasi malambot at mahinhin itong kumilos dahil nga sa bakla ito ayon kay Don Emilio. Ito ang unang niyang beses na makita ang lalaki. Kaya naman, hindi niya inakala na lalaking lalaki ito tingnan. Malinis at manly ang pagkakasuot nito ng suit habang seryosong gumagawa sa kaniyang desk. Habang naglalakad si Aliana papunta sa kaniyang table, ay pasimple niyang inoobserba ang lalaki. Bilang sekretarya nito, ay paniguradong marami siyang pagkakataon upang maakit ang binata. Sa katunayan ay pumayag siya sa kagustuhan ni Don Emilio dahil sa pag-aakala na bakla talaga ito. Mukhang wala namang magiging mali siya kung bakla ang aakitin niya. Isa pa ay paniguradong itataboy siya nito dahil hindi sila talo.
Ngunit ngayong nakita niyang lalaki ng personal, ay biglang nagdalawang isip ang dalaga. Hindi kaya, hindi ito bakla? Hindi naman kasi halata sa kanya eh. Isa pa'y mukhang ako ang unang rurupo kung ganito kagwapo at katipunong lalaking aakitin ko. Sa isip-isip ni Aliana, nang biglang napalingon si Clyde sa kanya. Is there something wrong with my face? You keep on staring at me. Sambit nito habang seryosong nakatingin sa kanya. Agad na binalot ng kaba si Aliana. No, Sir Clyde. I'm just observing. Yeah, just so I... Hindi na niya natapos ang sasabihin nang ibalik na ulit ni Clyde ang paningin sa ginagawa. Enough with the talk. Just make me a coffee and drop my schedule for tomorrow. I will be out today at 5 p.m. Sambit nito, tsaka nagpatuloy na muli sa ginagawa. Sandali pang napamaang si Aliana bago nakabawi at agad na ginawa ang utos nito. Hindi naman naging mahirap para kay Aliana ang ginagawa dahil isa rin naman ito sa mga skills na meron siya bilang professional. Habang tinitingnan ang schedule ni Clyde ay hindi niya maiwasang bumilib dito. Halos puno kasi ang sked nito sa buong araw at walang tigil ang trabaho nito. Ni hindi nga niya ito nakitang nagpahinga man lang mula kanina at tuloy-tuloy pang Zoom meeting na dinadaluhan nito. Hanggang sa matapos ang kanyang lunch break ay nasa loob pa rin ang kanyang opisina si Sir Clyde at panay pa rin ang tipas sa kanyang laptop. Sir Clyde, may kailangan ho ba kayo? Tanong ni Aliana nang walan siyang ginagawa sa kanyang desk. Saglit na napatingin si Clyde sa kanya bago dahan-dahang napatingin sa relo. One juice drink. I want the pineapple one. Sambit nito at napatango si Aliana at akma na sanang bibili ng may pahabol pa ito. And a burger, if there's any. Sambit nito. Nang makalabas na siya sa opisinang yun ay nagpatuloy na siya papunta sa cafeteria. Nang makabalik na siya daladala ang mga pinamili niya para kay Clyde, ay napansin niya ang paghinto ng mga kasabay niya sa paglalakad. Dahil sa pagtataka, ay sumilip siya sa bandang unahan kung saan nakatingin ang lahat. Doon ay nakita niya si Sir Clyde na nakangiting kumakaway sa mga tauhan. OMG! Ang gwapo talaga ni Sir Clyde, ano? Kinikilig na sambit ng babaeng nasa harapan ni Aliana. Oo nga eh. Sa tingin mo may jowa na siya? Balita ko nga may fiancé na siya eh. Sagot naman ng isa. Ewan ko sa'yo, wala no. Fake news yun. Tingnan mo nga yan no. Kung may jowa at fiancé na yan ay paniguradong dadalaw yun dito. Sagot naman ito. Sabay pang pigil na napatili ang dalawa nang nakatingin sa papalapit na boss. Si Aliana naman ay hindi maiwasang mamangha nang makita si Clyde. Nakangiti nga ito, hindi katulad kanina. At tulad ng sinabi ng mga babaeng yon, ay talaga namang nakakalaglag ng panty ang kagwapuhan ng lalaking ito. Hindi kaya mali lang si Don Emilio? Sa gwapo niyang yan ay parang imposibleng bakla siya, hindi ba? Sa isip-isip ni Aliana, nanatili pa siya sa kinatatayuan hanggang sa huminto sa kaniyang harapan ang binata. May drink? Nakangiting tanong nito sa kanya. Yes, here's the burger as well. Sagot niya na lang dito tsaka inabot ang dala. Oh, I see. Thank you, Miss Aliana. Sambit nito sa kanya tsaka nagpatuloy na sa paglalakad. Papunta pala ito sa meeting nito sa kabilang room at tsaka lamang iyon naalala ni Aliana. Kaya mabilis siyang bumalik sa office upang kunin ang ilang gamit at sundan ng boss. Bilang sekretary nito, ay kailangang present din siya sa bawat meeting nito upang makapag-take note sa mga napagmitingan. Sa buong araw na kasama niya ang binata, ay wala naman siyang napansin na iba. Sa katunayan ay para talaga itong lalaki sa kanyang pananamit. Tumaan pa ang mga araw ay tsaka lamang napansin ni Aliana ang kakaibang ikinikilos ng boss. Sa tuwing lalapit kasi siya dito habang abala ito sa pagtingin sa laptop niya, ay bigla na lamang nitong isasara ang laptop at tila ba may itinatago. What is it? Kinakabahan na tanong ni Clyde sa kanya. I just want to pass this folder, sir. Sagot niya dito habang naghihinala sa pinapanood nito sa laptop. Hindi lamang ito sa laptop nangyari kundi maging sa cellphone. May mga pagkakataong bigla na lang itong napapatulala sa kanyang cellphone habang nakasakay sila sa elevator. Kaya naman hindi na maiwasang magduda ni Aliana dito. Isang araw
ay patago siyang tumingin sa laptop nito. Agad niya kasing natapos ang ipinapagawa nitong report kaya naman pinasa niya agad. Katulad nitong mga nakaraan, ay agad nitong ibinaba ang laptop ngunit dahil sa pagmamadali ay hindi niya ito masyadong naisara. Yeah, before I forgot, I got this folder for you. Wait. Sambit nito at saglit na tumalikod upang kunin ang folder na nasa ibabaw ng drawer. Ngunit mukhang nawawala ito sa drawer, kaya naman tumayo na si Clyde upang hanapin ang folder na tinutukoy. Habang nakatalikod si Clyde, ay palihim namang tiningnan ni Alian ang laptop. Dahan-dahan niyang binuksan ito at agad na tumambad sa kanyang litrato ng mga lalaking may malalaking abs. Nanlaki ang mga mata ni Aliana nang makita ang litrato ng mga hot and sexy guys habang walang saplot pang itaas. I got it. So here's what I want you to do in this file. Sambit nito, tsaka humarap na kay Aliana. Mabilis namang binitaw ni Aliana ang pagkakahawak sa laptop tsaka napaiwas ng tingin. Natigilan naman si Clyde na animoy may nahalatang kakaiba sa galaw ng dalaga. You okay? Tanong ng lalaki sa kanya. Yes sir. Sambit ni Aliana habang nakatingin sa ibang direksyon. Nagduda na agad ang lalaki dito dahil nahalata niya agad na may tinatago ang babae. Saglit siyang napatingin sa laptop ngunit bahagya rin naman itong nakasara tulad kanina. Nagkibit-balikat na lang tuloy si Clyde tsaka inabot ang folder kay Aliana. Habang ang dalaga naman ay nagtungo muna sa restroom. Napatingin siya sa salamin habang nakatakip ang kamay sa bibig. Oh my God! Shucks! Totoo nga! Hindi makapaniwalang side niya habang nakatingin sa sariling refleksyon sa salamin. Hindi lamang itong isang beses na nahuli niyang lalaki na kumikilos ng kakaiba pagdating sa lalaki. Nang mga sumunod na araw, ay napansin niya kung paano tumingin ang lalaki sa kausap nitong lalaki, nakasosyo nila sa trabaho. Hindi maiwasang mapangiti ni Aliana habang nakatingin sa boss dahil malagkit itong nakatitig sa binatang CEO na nagpe-present ng business proposal sa kanilang harapan. Nakapangalumbaba pa si Clyde na animoy malalim na napapaisip. Ngunit sa totoo lang ay malalim itong nakatingin sa lalaking nasa harapan. Tiningnan pa nito ang lalaki mula ulo hanggang paa tsaka bahagyang napangiti. Pigil na natawa si Aliana nang makita ang tinging iyon ni Clyde. Hindi niya alam kung bakit parang ang cute tingnan ng boss sa ganitong kalagayan. Agad naman itong narinig ng mga tao sa loob ng conference room na yon, lalo na ng kanyang boss. Napansin agad ni Clyde na nakatingin sa kanya si Aliana at nahuli siya nitong nakatitig sa lalaki kaya napaayos siya ng upo. Habang si Aliana naman ay simpleng humingi ng paumanhin sa biglaan niyang pagtawa. Gayunpaman ay hindi pa rin maiwasan ni Aliana na mapangiti habang nakatingin kay Clyde. Nang matapos ng proposal at naghihintay ng lalaki sa mga katanungan ni Clyde, ay napansin ni Aliana ang kakaibang kaba ng boss. Marahil ay hindi ito pansin ng iba ngunit kabisadong kabisado na ni Aliana ang ganitong galawan ng boss. Kinakabahan ito, lalo na ang paraan ng pag-iwas nito ng tingin sa tuwing nakakatingin na nito ang lalaki. Hindi ito magawang makipagtitigan ng matagal sa lalaki. Maging sa picture taking ay parabang kabado rin ito nang magpa-picture ang lalaki sa kanya. Palihim na lang tuloy na napatawa ang dalaga. Nang mga sumunod pang araw ay parabang mas lalong naging obvious para kay Aliana ang mga galaw ng lalaki. Iha, kamusta naman ang apo ko? Naakit naman ba siya sayo? Tanong ng matanda sa kanya. Napasapo na lang sa kanyang noo ang dalaga. Ah, munti ko nang makalimutan. Kailangan ko nga palang akitin ang pamintang yun. Sa isip-isip ni Aliana. Hindi pa po doon Emilio eh. Sa ngayon po kasi ay inaalam ko pa po ang bawat galaw at gusto ni Sir Clyde para maging maayos ang mission ko. Sagot niya dito habang pasimpleng napapalingon sa paligid. Nasa opisina pa kasi sila ngayon nang bigla itong tumawag sa kanya. Sa kabutihang palad ay lumabas si Sir Clyde kaya naman nasagot niya ito. Ah, ganun ba? Di bale, ilang araw ka pa lang naman dyan. Baka maghinala rin siya kung bigla ka nalang mga akit sa kanya. Matalino si Clyde at maghihinala agad yun kung bakit ikaw ang inire-recommend ako bilang bago niyang sekretarya. Saad ng matanda. Napatango naman si Aliana. Kaya nga po eh.
sagot niya dito. O siya, sige, tawagan mo na lang ako kung ano nang nangyayari dyan sa opisina ha. Bahala ko rin dumalaw dyan sa Maynila sa susunod na buwan kapag maayos ng pakiramdam ko. Sambit pa nito sa kanya. Sige po Don Emilio, wag po kayong mag-alala. Sambit niya dito bago ibinaba ang telepono. Napasapo ng kaniyang noo si Aliana bago marahang napakamot sa ulo. Hays, sa tingin niya ba maaakit ko talagang lalaking yun? Eh kahit ang daming babae dito na mas maikli pa ang suot sa akin eh, minsan na hindi ko nakitang tumingin man lang sa Sir Clyde sa mga yun eh. Sa mga poging lalaki ay pwede pa, pero sa babae, malabo ata eh. Sambit niya sa isipan tsaka napatungo sa table. Hinayaan niyang maglakbay ang kaniyang isipan sa mga bagay-bagay, lalo na sa paraan na kailangan niyang gawin upang maakit ang lalaki. Nang biglang pumasok sa kaniyang isipan ang sinabi ng matanda sa kanya noon. Agad siyang napaayos ng upo tsaka napangiti. Pagkatapos ng kaniyang trabaho ay agad na nagtungo si Aliana sa pinakamalapit na lugar na alam niya. Malayo pa lamang ay natatanaw na niya ang lugar na yon. Pagpasok niya sa loob ay napansin niya ang matandang babae na nakaupo sa tabi. Iha, iha, nais mo bang magpahula? Huhulaan ko ang iyong hinaharap. Ano bang gusto mo? Tungkol sa pag-ibig ba? Sunod-sunod na tanong ng matanda sa kanya. Dahan-dahang naglakad si Aliana palapit dito. Kung hindi siya nagkakamali, ay ito ang lugar na dati nilang pinuntahan ng mga kaibigan noon. Ate, maitatanong po sana ako. May gayo. Hindi na niya natapos ang sasabihin nang bigla nitong kinuha ang kaniyang kamay nang saktong makaupo siya sa katapat na upuan ng matanda. Nako, iha! Napakapalad mo! Tuwang-tuwang sambit ng matanda. Po? Takang tanong ni Aliana. Isang blessing ang darating sa'yo. Napakagandang blessing nito. Hindi man ganun kadali ang mapagdadaanan mo ay paniguradong kaligayahan ang magiging resulta nito. Makahulugang sambit ng matanda. Natigilan naman si Aliana dito. Sa totoo lang po ay hindi po ako magpapahula. Nais ko po sanang magtanong kung may gayuma po ba kayo dito? Tanong niya sa matanda. Hindi man sigurado si Aliana kung gagana ba ang gayuma para maakit ang binata, ay wala na siyang ibang choice. Wala naman kasi siyang experience dahil ni minsan ay hindi pa siya nagkaka-boyfriend. Kinabukasan ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Aliana at pasimpleng inihalo sa pinatimpla nitong juice ang nabiling gayuma mula sa matanda. Suot niya ang itim na skirt na di hamak na mas maikli sa suot niya kahapon at maliit na formal dress sa pangitaas na mas lalong nagpa-sexy sa kanya dahil hapit na hapit ito sa kaniyang katawan. Napatingin ang lalaki sa kanya, partikular na sa kaniyang skirt kaya naman agad na pumorma si Aliana at umupo sa table ni Clyde upang akitin ito. Masarap ba ang timpla kong juice, Sir Clyde? Mapang-akit na tanong ni Aliana sa lalaki. Ang tingin ni Clyde na kanina'y nasa kaniyang skirt ay bumaling kay Aliana. Why are you wearing so short skirt? Tumataba ka ba at lumiliit na rin pati ang suot mong damit? Inosenteng tanong ng lalaki sa kanya. Para namang tinamaan ang realidad si Aliana dahil hindi man lang ito naakit sa suot niya. Ang mas masakit pa dito ay parang bumaba ang kaniyang confidence dahil hindi tumalab ang gayuma na inihalo niya sa juice nito. Ngunit hindi sumuko si Aliana at patuloy pa rin sa pangaakit sa lalaki. May pagkakataon pa nga na sinundan niya ito sa pag-uwi sa pag-aakala na didiretso ito sa kondo nito. Plano niya sanang magkunwari na naliligaw upang patuloyin siya sa kondo. Ngunit ganun na lamang ang gulat niya nang makitang pumasok ito sa isang exclusive bar. Doon ay nakita niya si Clyde na pumasok sa isang room. Hindi naman niya masyadong makita kung nasaan na ito pagpasok sa loob dahil sa sobrang dilim ng lugar. Ngunit nakita niya sa loob ang ilan sa mga macho dancer na sumasayaw at gumigiling sa harapan ng ilang lalaking katulad ni Clyde. Nang mga sumunod na araw naman ay nagkasabay sila sa elevator. Dahil kumpiyansa na si Aliana na bakla nga talaga ito matapos nang nakita niya noong nakarang araw, ay nagdesisyon na siyang gawin ang bagay na hindi niya inaasahang magagawa niya. Habang nasa elevator, ay sinadya ni Aliana na panatilihin ang maliit na distansya sa kanilang dalawa ni Clyde. Wala namang kaalam-alam ang lalaki sa pinaplano ng dalaga
at seryoso lamang na nakatingin sa harapan. Ngunit dahil nakikita niya ang refleksyon ng dalaga sa kanyang likuran, ay hindi niya maiwasang magtaka kung bakit tila dumidikit ito sa kanya. Ilang saglit lamang ay nagkaroon ng problema sa elevator at bahagyang tumigil ang pag-andar nito. Nawala ng balanse si Clyde, ngunit agad rin siyang nakabawi sa biglaang paggalaw ng elevator. Ngunit laking gulat niya nang biglang napakapit sa kanya si Aliana, na animoy nawalan din ng balanse. Ah, sorry sir, nawalan kasi ako ng balanse eh. Pabebeng sambit nito habang pasimpleng idinidikit ang dibdib sa braso ng lalaki. Tinulungan naman siya ni Clyde na makatayo ng maayos. At nang makatayo na ng maayos si Aliana, ay nagpagpag naman ang kaniyang damit si Clyde na animoy may dumikit dito ng mga germs. Be careful next time. Sambit nito sa kanya at tumingin na ulit sa harapan. Para namang napahiya si Aliana dahil hindi man lang ito tinabla ng alindog niya. Sa lahat ng magagandang bagay sa katawan ni Aliana, ay mas may confident siya pagdating sa kaniyang dibdib. Hindi man niya sabihin, ay ito talagang pinagmamalaki niya dahil may kalakihan ito. Kaya naman, hindi siya makapaniwalang hindi man lang tumalab ang malaki niyang dibdib sa lalaki. Hais, bakit hindi man lang siya na-torn on sa dibdib ko? Masyado ba itong maliit para sa kanya? Tanong ni Aliana sa sarili habang sapo-sapo ang dalawang dibdib at napapanguso. Ano na kaya ang susunod kong gagawin para sa pamintang yun? Kahit anong gawin ko eh, hindi naman siya tinatablan eh. Sambit niya sa sarili. Kinabukasan ay nagkaroon naman sila ng consultation kasama ang mga kasosyo sa kumpanya kaya naman maaga pa lamang ay nasa opisina na sila. Pagkapasok na pagkapasok pa lang ni Aliana sa loob ay binati na niya agad ang lalaki. Good morning! Kumain ka na ba ng agahan? Matapang na tanong niya dito ng kaswal. Napataas ng kilay si Clyde dahil sa biglaang pagiging casual ni Aliana sa kanya. Yeah. Sagot ng binata sa kanya na may halong pagtataka. That's good. I thought you want to eat me. I mean, with me. Paechos na saad ni Aliana bago umupo sa kaniyang upuan. Bagya siyang napapikit dahil sa kaba. Hi, Aliana! Ano bang pinagsasabi mo? Kapag ako nawala ng trabaho sa pinaggagawa ko, Diyos ko, ewan ko na lang. Sa isip-isip ni Aliana, ramdam na rin kasi niya ang hiya sa tuwing ginagawa niya ito ngunit wala naman siyang ibang choice kundi pagtiisa ng pagka-cringe ng mga sinasabi niya. Sweet siyang napatingin kay Clyde nang mapatingin ito sa kanya. Nangasim naman ang mukha ng lalaki na animoy nandidiri sa kanya. What's with the smile? Ang creepy mo ngayon, Aliana. Are you nervous for the consultation? Tanong nito sa kanya. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Aliana. Hi! Manhid ka ba talaga, sir? Hindi mo ba napansin na nangaakit ako dito? Pagod na ako kakangiti, oh! Gustong ipagsigawa ni Aliana ang mga katagang yon ngunit nanatili na lamang siyang tahimik. Habang naghihintay sa loob ng consultation room ay pasimple na namang kumilos si Aliana. Halos 5 minuto na sila sa loob ngunit wala pa rin ang mga kasama nila. Kaya naman kinuha niya itong pagkakataon upang kunin ang mga folder sa kamay ni Clyde. May I, sir? Maarting tanong niya rito. Mahalata sa boses na para bang nangaakit ito. Hindi naman ito napansin ni Clyde hanggang sa bahagyang ipinagtama ni Aliana ang kanilang kamay. Takang napatingin si Clyde kay Aliana, ngunit ngiti lamang ang isinukli nito sa kanya. Napailing na lang tuloy siya tsaka nagpatuloy muli sa pagbabasa. Maya-maya pa ay nagulat na naman siya nang magsalita muli ang kasama. Ay, ano ba yan? Bakit ang init? Wala bang aircon? Pawis na ako oh! Sambit ni Aliana habang bahagyang binubuksan ang botones ng damit. What are you doing? The aircon is on. Takang tanong niya sa dalaga. Yeah. But it was still hot. I don't know. Nagiinit ang katawan ko sir eh. What would I do? Mapangakit na sambit nito habang patuloy sa paghaplos mula sa leeg papunta sa suot na damit. Bahagyan na rin nakabukas ang ilang boto ng damit nito ngunit wala pa rin itong epekto kay Clyde. Sa halip ay napataas ang kaniyang kilay. Mukhang kailangan ko yatang magpunta sa banyo, sir.
sambit nito, tsaka tumayo na. Okay. Sambit na lamang niya dito tsaka ibinalik na muli ang tingin sa ginagawa. Nang bigla niyang maramdaman ang paghawak ng isang kamay nito sa kaniyang balikat. Wanna come? Pabulong na tanong ni Aliana sa kanya. Nagulat naman dito si Clyde kaya agad siyang napalingon sa dalaga. What are you talking about? Hindi na niya natapos ang sasabihin nang putulin ito ng dalaga. Just kidding. Masyado ka namang seryoso, sir. Natatawang biro sa kanya ni Aliana tsaka nagpatuloy na sa paglalakad. Hindi naman maiwasang mainis ni Clyde dahil dito. Ramdam niya at alam niya kung ano ang ginagawa ng dalaga. Ngunit hindi niya alam ang dahilan kung bakit ba siya nito inaakit. Alam niyang marahil ay may gusto ito sa kanya. At sanay na rin siya sa ganito dahil may mga sekretary siya noon na nagiging desperada para lamang mapansin niya. Mas malala nga lang talaga si Aliana dahil masyado itong trying hard. Halata sa mga galaw nito na isa lamang itong baguhan at walang alam pagdating sa pang-aakit. Kung lalaki nga lang siya ay baka hindi rin siya maakit dito dahil napaka-awkward ng mga galaw nito. Gayunpaman ay sayang ang lahat ng effort ni Aliana para sa kanya. Isa siyang bakla at para kay Clyde ay wala siyang panahon para sa mga babae. Kahit na ilang pamimilit ang gustuhin ng lolo niya na mag-asawa na siya at bigyan ito ng apo, ay hindi niya kayang pagbigyan ng matanda. Bukod sa walang lugar sa kanyang dibdib ang mga babae, ay abala lang ito para sa kanyang trabaho. Seryoso siya sa pagpapalago ng kanilang business at niminsan ay hindi pa sumagi sa kanyang isipan ng mag-asawa upang maging katuwang sa kumpanya. Itinukod ni Clyde ang kanyang dalawang siko sa mesa at nakapangalumbaba dito. I don't know what you're trying to achieve, Aliana. Whether it's my grandpa's job for you or not, you will never be able to seduce me. Not in a billion years to come. Siguradong sambit ni Clyde sa isipan. Pagbalik ni Aliana ay sakto namang nakasabay niya lamang ang mga bisita kaya dumiretso na rin siya sa tabi ni Clyde. Nag-umpisa na nga ang meeting at napansin ni Clyde ang pagtingin sa kanya ni Aliana. Tinasan niya ito ng kilay ngunit sa halip na umiwas ng tingin ay mas lalo lang itong napangiti. Tsaka bahagyang itinuro gamit ang uso ang lalaking sekretarya ng kasama nilang bisita. Makahulugang umiti si Aliana sa kanya na nagpangilabot sa binata. Hindi niya alam ngunit tila ba isang babala ang iting yon ni Aliana sa kanya. Tsaka lamang pumasok sa kanyang isipan ang posibilidad na alam na nito ang kaniyang sikreto. Pagkatapos ng kanilang meeting ay nauna na rin bumalik sa kanilang opisina si Clyde. Kanina pa kasi ito nagpipigil ng kaniyang inis kay Aliana, kaya hindi na niya natagalan ng mapang-asar na mga tingin ng dalaga. Pagdating ni Aliana sa opisina ay nakita niya agad si Clyde. Napangiti siya dito at tumalikod upang isara ang pinto. Ngunit sa kaniyang pagharap upang maglakad papunta sa kaniyang upuan, ay nagulat na lamang siya nang bigla siya nitong itinulak sa pinto. Nakaharang ang dalawang kamay nito sa magkabilang direksyon. Parang isang maliit na daga si Aliana sa pagitan ng malalaking braso ni Clyde. What do you think you're doing, Aliana? Seryosong tanong nito sa kanya. Ha? What do you mean? Biglang kinabahan si Aliana dahil sa paraan ng pagtatanong nito sa kanya. Akala mo ba hindi ko pansin? Kaya ka nang aakit sa akin ay dahil utos ni Lolo, right? Tanong nito sa kanya. Ha? Anong utos? Hindi ha? Pag-deny ni Aliana dito. Don't mess with me, Aliana. You may know my secret but you don't know the whole me. Makahulog ang sambit nito sa kanya bago tumalikod. Napayuko naman si Aliana bago nagsalita. So, it was true? Matapang na tanong niya dito. Napahinto sa paglalakad si Clyde bago dahan-dahang napatingin sa dalaga. So, what if it's true? Are you going to judge me because of that? Then you're no different from others. Mahinang sambit nito tsaka tumalikod. Akma na sana siyang maglalakad nang bigla ulit magsalita si Aliana. How could you say I'm no different from others? Hindi ba't hinuhusgahan mo na ako ngayon dahil dyan? Tanong niya dito. Akma na sanang magsasalita si Clyde sa kanya pabalik nang biglang may kumatok sa pinto sa likuran ni Aliana. Pareho silang napatingin dito habang si Aliana ay dahan-dahang ding pinagbuksan ito ng pinto.
Hello po. Oh, Mr. Rivera. Bati ni Aliana dito, tsaka binuksan ng malawak ang pinto. Napatingin si Clyde dito. Oh, thank you. Clyde, holy gracious, ang laki mo na talaga. Bati agad sa kanya ng matandang si Mr. Rivera. Parang biglang walang nangyari sa pagitan ni na Clyde at Aliana at sabay silang napangiti sa matanda. Sandali munang iniwan ni Aliana ang dalawa upang kumuha ng maiinom sa dalawa. Nag-usap ang mga ito tungkol sa gaganaping event sa susunod na linggo. Iniimbitahan kasi ni Mr. Rivera si Clyde na magtungo sa event na inorganisa nito. Para na rin may pakilala siya sa iba pang potensyal na magiging kasosyo sa business. Matagal na rin kasing kaibigan ni Mr. Rivera ang lolo ni Clyde. Kaya naman nais niyang tulungan ng apo nito na mas mapalawak ang koneksyon sa business world. Nagulat na lamang si Aliana nang pati siya ay imbitahan ni Mr. Rivera. Tamang-tama, isama mo na rin ang sekretarya mo. Hindi ba iha? Paniguradong hindi ka maiinip dahil may kausap ka. Kasi pag ikaw lang mag-isa, ay baka maboard ka dahil puro senior citizen ang kasama mo. Nakangiting sambit ni Mr. Rivera sa lalaki. Pilit namang napangiti si Clyde dahil dito. O siya, sige. Aasahan ko kayong dalawa, ha? Iimbitahan ko rin sana ang apo ni Richard kaso mukhang hindi na kaya ng pa ako na maglakad-lakad. Tatawa-tawang sambit ni Mr. Rivera habang inaalalayan siya ni Clyde. Huwag po kayong mag-alala. Ako na lang po magsasabi kay Clint. Suwestyo ni Clyde. Si Clint kasi kaibigan rin ni Clyde at apo ng kaibigan ni Mr. Rivera. Nang makalis na ang matanda, ay nabalot ng katahimikan ng dalawa habang walang emosyon sa kanilang mga mata. Paglipas ng isang linggo, ay namalay na lamang nila na magkatabi na sila sa iisang van papunta sa event. Paabot! Utos ni Clyde kay Aliana. Agad naman itong sinunod ng dalaga tsaka nagpatuloy na sa kani-kanilang ginagawa. Kahit na may awkward na sa pagitan nila, ay naging maayos pa rin naman ang kanilang samahan. Sa katunayan ay mas naging close sila sa isa't isa. Maybe knowing someone else's secret makes us closer to that person. At maging si Aliana hindi maiwasang humanga kay Clyde. Walang duda na bakla ito. Gayunpaman, ay tama ang binata. Hindi ito sapat upang i-judge niya ang lalaki. Sa totoo lang, ay para bang nagkakaroon na rin siya ng nararamdaman para rito. At ang nararamdaman niyang yon ay dinaan na lang ni Aliana sa pasimpleng pang-aakit sa binata. Nang makarating sila sa event ay halos mga middle-aged guys at matatanda lamang na naroon. Karamihan sa mga ito ay kaibigan ni Mr. Rivera. Nagkaroon lamang ng kamustahan at syempre ay pagpapakilala sa mga businessman at entrepreneur na kaibigan nito. May pagkakataon nga na nahuhuli ni Aliana na nakatitig si Clyde sa sugar daddy na nagkalat sa paligid. Pasimple tuloy, kinalabit ni Aliana ang lalaki. Sir Clyde, aren't you making yourself obvious? Baka matunaw si sugar daddy. Pabirong saad ni Aliana. Shut up! Inis na bulong ni Clyde sa takot na may makarinig. Gayunpaman, ay tinawanan lamang siya ng sekretarya. Kung titingnan ay parabang mas close sila ngayon sa isa't isa. Mas naging open na kasi sila at kahit nalantaran ng pang-aasar at pang-aakit ni Aliana sa binata, ay parang na-immune na ito sa kanya. Maya-maya pa ay natapos na rin ang event, kaya naman kailangan na rin nilang umuwi. Nagkasanda lamang si Aliana sa passenger seat habang kumakanta-kanta. Suot niya pa rin ang red dress na suot niya galing sa event habang si Clyde naman ay nagpalit na ng simpleng white t-shirt. Pauwi na sila ngayon at dahil may kalayuan ang kanilang biyahe, ay nakatulog ang dalaga. Habang nasa kalagitnaan ng trapiko, ay napansin ni Clyde na lumitaw na ang binti ni Aliana dahil hati ang dress nito sa gilid na parte. Sa totoo lang, ay kanina pa siya naiinis sa suot nito dahil masyadong revealing. Hais! Inis na sambit niya tsaka inayos ang damit nito upang hindi na makita ang binti ng dalaga. Ilang saglit lamang ay nagising ang dalaga. Akala pa nga niya ay nakauwi na sila ngunit laking gulat niya nang makitang na-stuck pala sila sa traffic. Rush hour na rin kasi kaya naman pahirapan na sa biyahe. My goodness! Kanina pa tayo dito ah! Inis na sambit ni Clyde.
Napalingon ito sa paligid at napansing, maging ang mga motorista sa paligid ay naiinis na rin. Sakto namang paglingon niya sa kanan ay saktong nakita niya ang isang motel. Hey, Aliana! Tawag niya sa dalaga. Pupungas-pungas na sagot nito. Why don't we spend the night in that motel? We could travel back to Manila tomorrow. Sambit nito sa kanya. Ha? Huh? Saan? Tanong pa ni Aliana. Dahil nga sa pupungas-pungas pa ito, ay sumilip pa ito sa motel na nasa bandang direksyon kinaupuan ni Clyde. Sumilip siya sa bintana nito kaya naman saktong pagharap ng binata sa kanya ay bumungad agad ang nakalitaw na cleavage ni Aliana. Ah, that one? Yeah, sure. Why not? It's my pleasure to spend the night with you. Biglang nagbago ang boses ni Aliana at naging mapangakit ito. Sinadya rin niyang hawakan ang binti ni Clyde sa pag-asang maakit na rin ito sa wakas. Not again. Stop it. Para bang walang buhay na saway sa kanya ni Clyde. KJ, malay mo kasi. Tumalab na ang alindog ko sa'yo, diba? Confident na sagot ni Aliana sa kanya habang nag-iipit ito ng buhok. Alindog talaga? Parang wala ka nun. Biro rin sa kanya nito. Sus, sige. Papatunayan kong maapektuhan ka rin ng alindog ko. Akala mo ah? Sagot ni Aliana. Really? Then how? Pangahamong saad ng binata. Mamaya sa motel makikita mo. Dapat one room, one bed tayo ah. Alam na sigurong kasunod nun, diba? Pagbibiro pa ni Aliana sa kanya. Natatawa-tawa pa si Aliana sa mga sinasabi niyang ito. Ngunit maski isa sa mga iyon, ay wala naman siyang balak gawin. Panakot lang talaga niya yon. What? Ew! Kakasuka ka, Aliana. Sa tingin mo naman papatol ako sa'yo? Natatawang sagot ni Clyde at hindi rin maiwasang mandire. Natawa na lamang si Aliana nang makita ang reaksyong iyon ng lalaki. Nang makarating na nga sila sa motel, ay agad na silang nagtungo sa kwartong nakalaan sa kanila. Natatawa na lamang si Aliana dahil hindi nito ginawa ang one room, one bedroom na challenge niya para sa lalaki. Sinabi niya dito na duwag lang ang lalaki, ngunit inismiran lang siya ng boss. Dalawang magkaibang room ang kinuha nila ngunit nang makapasok na sila sa kanya-kanyang kwarto, ay nagkayaya naman sila na kumain sa labas. Dahil sa hindi sila nakadaan kanina sa drive-thru, ay nagtungon lang sila sa malapit na kainan. Ayaw rin kasi nila ng food service sa hotel. Sa huli nga isang resto bar lang ang kanilang nakita na pinakamalapit sa motel na tinutuluyan nila. Pagpasok nila sa loob, ay nag-order agad ng wine si Clyde, habang namili naman sa menu si Aliana. Habang naghihintay, ay nagkwentuhan muna ang dalawa. More like nagbiruan. Hindi pa rin kasi nakaka-move on si Aliana sa biro niya dito. Habang si Clyde naman ay bored na nagtitingin sa paligid. Habang umiinom si Clyde ay napansin ito ang isang lalaki na nakaupo sa dulong bahagi ng resto bar. Nakasando lamang ito habang nakaharap sa laptop at mukhang may kausap. Napansin agad ito ni Aliana kaya agad siyang biniro nito. Nagpatuloy pa ang pangasar nito sa kanya habang nagiinuman sila hanggang sa mapagod na lang si Clyde kakasaway sa dalaga. Bakit naman? Guwapo naman si kuya. Kaya gets ko, bakit ka attracted sa kanya? Bulong pa ni Aliana sa kanya na animoy tinamaan na ng alak. Ewan ko sa'yo, napatingin lang ako doon. Tsaka manahimik ka nga dyan. Mamaya marinig ka nun kung ano pang isipin. Saway sa kanya ni Clyde bago tinungga ang wine. Medyo tipsy na si Clyde ngunit mukhang tuluyan ang naging bangag si Aliana dahil sa paraan ng pagngiti nito. Nanahimik na nga lang si Clyde nang biglang ngumiti sa kanya si Aliana in a suspicious way. Nagulat na lamang si Clyde nang bigla itong kumanta. Pare, mahal mo raw ako! Lasing na pagkanta nito. Agad na napatingin si Clyde sa paligid at maging ang mga tao ay napapatingin na sa kanila. Yan ang sabi mo raw, nung minsan ay malasing tayo. Patuloy pa ni Aliana. My God, Aliana! Umayos ka nga! Saway niya sa dalaga. Pasensya na po. Paumanhin niya sa mga taong nakatingin sa kanila. Hindi kita sinisisi, galit ay wala ko. Patuloy pa ni Aliana.
Aliana, sinasabi ko sa'yo umayos ka. You're embarrassing me. Inis na sambit ni Clyde tsaka inayos ang mga gamit. Bago pa man magwala si Aliana sa resto bar na yon, ay inalalayan agad ni Clyde ang dalaga paalis. Pare, pag-usapan natin to! Pabirit na kanta ni Aliana sa parting ito. Habang naglalakad ay pagewang-gewang na ang dalawa. Medyo may tama na rin kasi si Clyde habang si Aliana naman ay naging wild na. Suot pa rin ito ang red dress nito kanina, kaya naman mas nahirapan siya sa pagpapalakad dito. Maging ang mga taong nakasalubong nila ay napapatingin sa kanila at bahagyang natatawa. Ngunit kahiyan ito para kay Clyde. Shut up, will you? Fuck this dress! I told you to change your clothes! Look! Hindi tayo makalakad ng maayos dahil sa liit ng hakbang mo! Tapos ang bigat mo pang buhatin! Reklamo nito sa dalaga. Agad namang humiwalay sa pagkakahawak sa kaniyang dalaga. Why? Don't you like my dress? I tried to look sexy and cute just for you. Lasing na tanong nito sa kanya bago nagmodel sa kaniyang harapan. God, umayos ka nga. You're wasted. This is the reason why I hated dating girls. Hinila ulit ni Clyde si Aliana upang pumasok na sa motel. Nakarating sila sa building nang halos nakatingin ang lahat sa kanila. Habang si Aliana naman nawala sa tamang pag-iisip ay panay ang yakap sa katawan niya na agad na ikinairita ng binata. Get off me! Huwag kang masyadong madikit! Kadiri ka! Bulong pa ni Clyde dito. Talaga ba? Mapangakit na tanong ni Aliana tsaka agad na inilapit ang dibdib sa katawan ng binata. Sa unang pagkakataon, natigilan ng binata ng maglapit ang katawan nila. Idagdag pa ang mga mata ni Aliana na animoy lunod na sa alak. Pilit namang binaliwala ni Clyde ang kakaibang pakiramdam na unti-unting nabibuild up sa loob ng kanyang katawan at tinulungan si Aliana na makasakay sa elevator. Ngunit pagkasara ng elevator ay nagulat na lamang si Clyde nang isandal siya ng dalaga sa pader. Walang sabi-sabi ay agresibo siya nitong hinalikan. Agad namang tinulak ni Clyde ang dalaga, ngunit tila ba nawala ng lakas ang mga kamay ng binata, lalo pa nang sapilitang binuksan ni Aliana ang bibig niya at ipinasok ang dila nito. Bago ito sa pakiramdam ni Aliana, at sa totoo lang ay wala siyang alam sa ginagawa. Para bang may sariling isip ang katawan at ginagawa ang mga bagay na never niya pang nasubukan. Naramdaman na lamang ni Clyde ang kamay ng dalaga na gumagapang papunta sa kaniyang dibdib, papunta sa kaniyang tiyan. Hindi na naiwasang madala ni Clyde sa sensasyong iyon at napahawak na lamang sa balikat ng dalaga. Hinayaan niyang maglakbay ang kamay ng dalaga sa kaniyang katawan habang humahalik din ito sa kaniyang leeg. Napatingala si Clyde habang dinadama ang bawat haplos ng dalaga. Napahigpit rin ang kapit niya sa balikat nito nang maramdaman ang mahinang bulong nito sa kanya. You like this? Tanong ni Aliana sa kanya habang nakahawak sa bandang tiyan niya. Or this? Dagdag pa nito habang pababa ng pababa ang kamay. Ngunit bago pa man makarating ang kamay ni Aliana sa maselang parte ni Clyde, ay agad nang napigilan iyon ang binata. God, Aliana! This is all your fault! Sambit nito, tsaka mabilis na hinagka ng labi ng dalaga. Sa pagkakataong ito ay nabaliktad ang kanilang sitwasyon at tila ba'y si Clyde na ang may kontrol sa lahat ng nangyayari. Nagulat maski si Aliana dahil para bang nagbagong anyo ang lalaki habang hinahalikan siya. Hindi ito ang Clyde Cinco na kilala niya. Ibang-iba ito. Isa itong wild animal, lalo na pagdating sa galing nito sa paghalik. Hanggang sa makalabas sila ng elevator ay hindi pinutol ni Clyde ang kanilang halik kaya naman halos bumangga sila sa bawat kanto nang makalabas na sila. Isinandal muna ni Clyde ang dalaga sa pader at bahagyang hinawakan ng binti at itinaas. Epunesto niya ang sarili sa pagitan ng mga binti nito na mas lalong nagpainit sa kanilang dalawa. Nagkatinginan ang dalawa at mahalata sa kanilang mga mata ang pagkalunod sa nararamdamang init ng katawan. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Aliana ang lalaking minahal niya. May nararamdaman na siya dito at ngayon lang ata siya nakaramdam ng labis na tuwa simula nang maging close siya dito.
habang si Clyde naman ay nagbabago ng pagtingin sa dalaga. Tila ba nawala ang kanyang pagiging pusong babae at gumanda sa kanyang paningin si Aliana. Sa totoo lang ay maganda naman talaga si Aliana para sa kanya. Sadyang wala lang itong dating sa kanya noon. Ngunit ngayon ay tila ba maging siya ay nahihipnotismo sa alindog ng dalaga. Sa gitna ng kanilang paghahalikan ay namalay na lang nila na nakapasok na sila sa kwarto nito. Naghihilan pa nga sila kung kaninong kwarto sila papasok. Ngunit sadyang malakas si Clyde at naitulak niya agad ang dalaga papasok sa kaniyang unit. Nadala si Aliana sa pagbagsak sa kama nang itulak siya ni Clyde dito. Hindi na nila namalayan pa ang mga sumunod na nangyari nang magliparan ang kanilang mga damit sa ere habang unti-unting binabalot ng kakaibang tunog ang kabuuan ng kwartong iyon. Pagod na napatihaya si Clyde habang nakatingin sa kisame at maya-maya pa ay hindi na niya namalayan na nakatulog na silang dalawa. Kinabukasan ay nagising na lang ang dalawa ng magkayakap sa isa't isa. Naramdaman pa ni Clyde ang pagyakap sa kanya ni Aliana habang dahan-dahang minumulat niya ang mga mata. Saktong napamulat na rin si Aliana ng mga oras na yon. Agad na bumungad sa kanila ang mukha ng isa't isa, tsaka sabay na napatingin sa ibaba. Agad na napasigaw ang dalawa, lalo na si Clyde na napatakbo pa sa banyo. Agad siyang nagkulong doon habang pinapakalma ang sarili. Habang si Aliana naman ay hindi hamak na mas kalmado kaysa kay Clyde. Mula sa kwarto ay rinig niya ang pagsusuka ng binata sa banyo. Hindi niya maiwasang matawa sa kalagayan nila. Maging siya ay nagtataka kung bakit ganoon ang reaksyon niya sa pagkawala ng kanyang pagkabirhen. Hindi man niya itanong sa lalaki ay alam niyang may nangyari sa kanila dahil sa kirot na nararamdaman niya sa kaniyang ibabang parte. Dahan-dahan siyang tumayo sa kama at nagpalit ng damit. Tahimik at parabang wala sa tamang pag-iisip si Aliana. I should be in shock, right? I should be the one who's panicking right now. Saad niya sa sarili. Habang nag-aayos, ay hindi niya na namalayang tumulo ang luha sa kaniyang mga mata. Hindi niya alam kung bakit nasaktan siya sa paraan ng pagtingin sa kanya ni Clyde kanina. Ang tingin na tila ba'y nandidiri ito sa kanya. Hindi alam ni Aliana kung siya lang ba talaga o sadyang nandiri talaga si Clyde dahil siya ang nakasama nito buong gabi. Alam niyang bakla si Clyde at marahil ay hindi nito gusto na may nangyari sa kanila, lalo pa at lalaki ang gusto nito. Ngunit tila ba'y nasaktan siya sa maliit na bagay na yon. Gulong-gulo ang utak ni Aliana nang umalis sa kwartong yon at naglakad papunta sa kabilang kwarto. Doon ay nagpalit siya ng damit at naligo na rin. Makalipas ng ilang minuto ay tsaka lamang bumalik si Clyde sa kanyang kwarto, ngunit wala na roon si Aliana. Pauwi na sila sa Maynila, ngunit binalot sila ng katahimikan habang nagbabiyahe. Nakatingin lamang sa labas ng bintana si Aliana habang si Clyde naman ay nakikiramdam din sa galaw ng dalaga. Ito na atang pinakatahimik na oras na nakasama niya ito. Hindi niya alam kung anong dahilan ng bigla ang pagbabago ng ugali nito. Ngunit sigurado siyang hindi niya kayang tagalan na makitang galit o may hinanakit ang dalaga sa kanya. Aliana, is there something wrong? Tanong niya dito. No, nothing. Diretsyong sagot nito habang nanatiling nakatingin sa bintana. Natahimik tuloy si Clyde dahil sa pagka-called ng sagot na yun ng dalaga. Ibinaba na lang din ni Clyde ang dalaga sa apartment nito bago siya bumalik sa sariling penthouse. Hanggang sa lumipas ang ilang mga araw at linggo, ay nanatiling nasa ganitong kalagayan si Clyde. Hindi niya maiwasang maisip lagi ang dalaga, lalo pa at hindi na rin ito katulad ng dati. Sigurado siyang may kinalaman ito sa gabing pinagsamahan nila. Nais man niyang kausapin ng dalaga tungkol doon, ngunit hindi niya alam kung saan mag-uumpisa. Break time na noon at kagagaling lamang ni Aliana sa restroom. Nang makabalik ito, ay nagtaka si Clyde nang dumiretso ito sa kanyang table sa halip na pumunta sa kanan, kung saan ito nakaupo. Aliana, takang tawag niya dito. Sa halip na sagutin, ay bigla itong may inilagay sa ibabaw ng table niya. Isang pregnancy test. May dalawang guhit ang makikita dito
na ikinalaki ng mata ni Clyde. Hindi man sabihin ng dalaga, ay alam niya ang ibig nitong sabihin. May bunga, may nabuo sa isang gabing yon. What the hell? Gulat na sambit ni Clyde at napatingin sa tiyan ni Aliana. Alam mo naman siguro ang ibig sabihin yan, hindi ba? Sambit nito at saka tuluyang napatingin kay Clyde. Laking gulat ng lalaki nang makitang naluluha si Aliana. Hindi niya maiwasang maramdaman ang halo-halong emosyon na makikita sa mga mata ng babae. Gayunpaman ay hindi rin mawawala kay Clyde ang mag-alala. Hindi dapat ito nangyari sa kanya. Marami pa siyang kailangan gawin at magiging sagaba lamang kung magkakaroon agad siya ng pamilya. At isa pa, bakla siya. God, what kind of mess is this? Okay, I know, this is a bit late. But what happened to us that night is just a mere mistake. And I'm sorry, I didn't mean to do that with you. And I wish I never did. But it's just an accident. I didn't expect this to happen. Sad niya sa dalaga. Napahawak na lamang sa kaniyang bewang si Clyde habang pinoproseso ang kaniyang isipan. Okay, I know it will be hard for you. I don't want the child to suffer from my mistake. I will take responsibility for it. I will give you financial support, but I couldn't promise you that I could raise the child as your loving husband. Hinawakan ni Clyde ang balikat ni Aliana. Alam mo namang, bakla ko, hindi ba? Hindi ko kayang mahalin ka. Alam kong may nararamdaman ka sa akin dahil natatandaan kong sinabi mo yun ng gabing yun. Pero alam mo rin naman na hindi ko kayang suklian ang pagmamahal na yun. I'm sorry. Tapat na sambit ni Clyde. Napangiti si Aliana ng mga oras na yon. Ngunit sa loob-loob niya ay hindi niya maiwasang masaktan. Ito ang unang beses na nakarinig siya ng napaka-genuine na sagot mula sa isang tao. Napakasarap sa pakinamdam ang makarinig ng matapat na sagot mula sa isang tao. Yung tipong walang halong kasinungalingan. At alam yun ni Aliana, hindi nagsisinungaling si Clyde. Gayunpaman, ay nagkunwari na lamang siya na ayos ang lahat. Total, ay doon naman siya magaling. Napatao na lang ng mapait si Aliana nang makalabas na siya ng opisina. Hindi niya akalain na ang misyong ibinigay sa kanya ni Don Emilio ang magdadala sa kanya sa ganitong sitwasyon. Hindi naman niya sinisisi ang matanda. Marahil ay nagpapasalamat din siya dahil isang blessing ang dumating sa kanya. Napahawak siya sa tiyan niya bago siya sumakay sa ibinok niyang taxi. Makalipas ang ilang araw ay naging busy na rin si Clyde sa trabaho at kaliwat ka ng work and business meetings ang dinadaluhan niya. Iniwan naman niya muna pansamantalang lahat kay Aliana dahil kaya pa naman daw nitong magtrabaho. Yes! Yes! Thank you! Thank you very much, Mr. Ken! Pasasalamat ni Clyde sa panibagong business partner. Pangatlong success business meeting na ito at nakapag-close na rin siya ng halos 5 big main projects. Nang makalabas na sila sa opisina nito, ay napangiti si Clyde. Sa wakas kasi natapos na rin ang work niya dito sa Davao at makakauwi na rin siya sa Maynila bukas. Agad niyang kinuha ang cellphone at nagtipan ang numero ni Aliana upang tawagan ito. Ngunit hindi ito sumagot. Marahil ay tulog na. Simula noong malaman niyang magiging ama na siya ng anak nila ni Aliana, ay hindi na siya mapakali. Nakakaramdam siya ng excitement at takot. Takot dahil habang buhay na niyang dadalhin ang katayuan bilang ama. At excited dahil makikita na niya ang unang taong nagawa niya sa mundo. Sa hindi may paliwanag na dahilan, ay nakaramdam rin ng konting pagtingin si Clyde kay Aliana. Gayunpaman, ay ayaw niya itong aminin sa sarili. Bakla ako. Never ako magkakagusto sa isang babae. Yan ang laging iniisip ni Clyde. Kinabukasan, nang makauwi na siya sa Maynila ay nagtungo na rin siya agad at nagmaneho papunta sa office. Ngunit sa kaniyang daan ay napadaan siya sa isang flower shop. Nakita niya doon ang isang tulip na nakadisplay sa labas. Hindi niya alam ngunit bigla na lang siyang bumili nito para iregalo kay Aliana. Itinago na lang niya ito habang paakyat sa elevator. At nang makapasok na siya sa loob ng opisina, ay agad niyang binati si Aliana na nakaupo sa kaniyang upuan. Good afternoon. Pagbati niya rito. Ngunit sa halip na si Aliana ang bumungad
ay ibang babae ang humarap sa kanya. "Good afternoon, Sir Clyde." Masigla ring bati ng babaeng yon. Napakunot ang noo ni Clyde nang mapansing hindi pamilyar ang babae. "Who are you? Where's Aliana?" Takang tanong niya tsaka inlapag ang bag. "Ah, si Ma'am Aliana po ba? Nag-take leave po si Ma'am Aliana kahapon. Kaya ngayon na rin po ang unang araw ko dito. Si Don Emilio po kasing tumawag sa akin na pumalit bilang sekretarya niyo." Sagot nito. Hindi alam ni Clyde at bigla na lang siyang nataranta at nag-drive papunta sa apartment ni Aliana. Ngunit maski doon ay wala siyang naabutan. Kakalis lang din pala nito kaninang madaling araw, kaya naman agad niyang tinawagan ang numero nito. Katulad kahapon ay unable to reach pa rin ang number ni Aliana. Halos mabaliw na kakaisip si Clyde kung nasaan ang dalaga. Maging siya ay hindi may paliwanag ang nangyayari. Basta ang alam niya lang ay gusto niya itong makita. Maya-maya pa ay sumagi sa kanyang isipan ng Lolo Emilio niya, kaya agad niya itong tinawagan. Ngunit ang private nurse lamang nito ang sumagot. Inabot ng gabi si Clyde kakahintay ng tawag mula kay Aliana, ngunit wala siyang napala. Kinabukasan ay nagpa siya na siyang personal na dumalaw sa Lolo at doon sinabi ang lahat. Gulat naman at mukhang proud naman si Don Emilio sa narinig. Hindi maiwasang matuwa ni Don Emilio, lalo na nang makitang desperado at nagmamakaawang itsura ng apo. Akala niya kasi habang buhay na itong magiging binabae, kaya naman masaya siyang malaman na nagtagumpay si Aliana na gawing lalaki ang apo. At hindi lang yun, nagawa pa nitong bigyan siya ng apo sa tuhod na matagal na niyang hinihiling. Dahil sa labis na nagalak ang matanda at ayaw ng pahirapan pa ang apo, ay ipinalam niya dito ang probinsya ni Aliana kung nasaan ito ngayon. Ang alam kasi ng matanda ay umuwi ang dalaga dahil sa may sakit ang ina nito, ngunit hindi niya inaasahang nabuntis pala ito ng kaniyang apo. Ni hindi na nga rin tinanggap ni Aliana ang 5 milyong bayad ng matanda sa kanya dahil sa pag-aakalang hindi niya nagawa ang trabaho. Sa isipan kasi ni Aliana ay hindi siya minahal ng lalaki kahit nalaman itong may anak na sila. Wala pang 1 linggo ang nakakalipas ay nagtungo na agad sa Surigao del Norte si Clyde kung nasaan umano si Aliana. Hindi maiwasang manibago ng binata nang makalapag na siya sa lugar. Gayunpaman ay nagpatuloy siya sa paghahanap sa dalaga hanggang sa makita ang 1 maliit na bahay na hindi kalayuan sa dagat. Doon kasi siya itinuro ng mga batang na pagtanungan niya kanina. "Hello? May tao po ba dyan?" Malakas na tanong niya ngunit walang taong sumagot. Sa kabutihang palad ay may napadaan na kapitbahay at malakas na sumigaw para sa kanya. "Ate Camila! Mangisko! May bisita ho kayo!" Malakas na sigaw nito. "Nandyan na!" Sigaw naman pabalik ng babae. Nagpasalamat pa muna si Clyde sa babaeng tumulong sa kanya sa pagtatawag. Maya-maya ay lumabas na ang babae. "Uy, ano po yun?" tanong sa kanya ng ginang. "Good afternoon po. Dito po ba nakatira si Aliana Brandes?" tanong niya. "Ha? Oo, bakit? Kaano-ano mo si Aliana?" tanong sa kanya nito. Boss niya po ako, sa kumpanya." Nahihiyang sagot niya rito. "Teka, ikaw ba yung nakabuntis sa anak ko? Abay, ang kapal ng mukha mo magpakita rito ah." Galit na sigaw sa kanya ng ginang. Hindi po." Depensa niya sa sarili. "Anong hindi? Nagpakasarap ka sa anak ko tapos iiwan mo lang? Aba, baka makatikim ka sa akin, sinasabi ko sa'yo." Inis na saad pa ng ginang. Akman na sanang susugod ang ginang dahil sa galit nang may marinig silang pamilyar na boses. Ma, sino yan?" Sa mga oras na yun ay napatigil si Aliana nang makita ang ina na pilit na inaabot ang lalaking kaharap. Kaya naman, mabilis siyang pumagitna sa dalawa, lalo na sa inay na napakainit ng ulo. Kasalukuyang nakaupo sa harapan ng mesa ang ama, ina ni Aliana at maging silang dalawa ni Clyde. Ipinaliwanag na rin nilang dalawa ang tunay na dahilan kung bakit umalis si Aliana sa trabaho at umuwi itong buntis. "Ay, yan kasi mamay. Init kasi ng ulo agad. Ayan tuloy. Nahusgahan mo pa, ihanda naman palang
suportahan ang anak nila eh. Hayaan mo na. Sambit ng ama ni Aliana. Abay, malay ko ba? Kala ko naman kasi eh. Irresponsableng ama ka eh. Ilang taon ka na nga iho? Tanong nito sa binata. 27 na po ako. Working and single. Kumpletong sagot niya dito. In-interview pa siya ng magulang ni Aliana bago sila iniwang dalawa. Hindi magawang makapagsalita ni Aliana dahil hindi niya inaasahang darating ito ngayon. Naliwanag niya kay Clyde ang kanyang dahilan ngunit nagulat siya nang hawakan nito ang kanyang pisngi at pilit na ipinaharap sa kanya. Listen, I don't care about how this makes me look weird. But I think I'm already in love with you. I'm just denying it. Because I don't want you to see me in this way. But right now, I have nothing to be embarrassed about. No matter what you say, I think I'm pretty much obsessed with you. Seryosong sambit ni Clyde sa kanya. Saglit na natulala si Aliana dahil sa pagkagulat. Napangiti naman si Clyde sa kanya. Wanna see some proof? Nakangiting tanong ni Clyde bago dahan-dahang inilapit ang ulo sa kanya hanggang sa maramdaman ang labi nito na dumapo sa kanya. Para bang natakasan ng kaluluwa si Aliana dahil hindi niya inaasahan ang lahat ng ito. Totoo ba lahat ng to? Hindi makapaniwala, natanong ni Aliana dito. Oo. Oo, Aliana. This is so real. Makikita sa mga mata ni Clyde ang labis na tuwa. Napayakap tuloy si Aliana sa binata bago napabulong. Bakit ngayon lang tumalabang gayuma ko? Mangiyak-ngiyak na biro niya na ikinatawa naman ang binata. I don't know. Maybe it was also because of your alindog. Pabalik na biro sa kanya ng binata. Nang mga oras na yon ay walang mapaglagyan ng labis na tuwa ng dalawa. Hindi naman agad umuwi sa Maynila si Clyde dahil kailangan niya ring samahan si Aliana. Botong-boto si Don Emilio kay Aliana para sa kaniyang apo. Kaya naman, hinayaan niya muna si Clyde sa probinsya at inutusan ng ama nito na mag-take charge muna sa kumpanya. Sa kabilang banda ay hindi naging madali para kay Clyde ang mamuhay sa probinsya. Lalo pa at tumutulong rin siya sa pamilya ni Aliana na mangisda sa dagat. Panay tuloy ang ngiti at tili ng mga kababaihang naghihintay sa dalampasigan. Masilayan lamang ang moreno at matikas na katawan ni Clyde. Nagtanggal kasi ito ng damit kaya naman lumalabas ang six-pack abs nito. Maya-maya ay sumalubong na rin sa kanya si Aliana. Hello love, hello cutie pie. Magkasunod na pagbati niya kay Aliana at sa baby nila na nasa tiyan pa lang. Napangiti naman si Aliana nang makitang hinalikan nito ang baby bump niya. Nang humarap muli si Clyde kay Aliana ay napansin niyang nakatingin ito sa isang lalaki. Nakatulad niya ay walang pantaas na damit. Agad niyang tinakpan ang mata nito. Meron ako niyan. Huwag ka nang tumingin sa iba. Nagsiselos na sambit niya rito. Ha? Bakit ka man magsiselos? Eh dapat nga akong magselos, diba? Baka kasi mamaya, titig ka na naman dun eh. Sambit ni Aliana sa kanya. Ewan ko sa'yo. Matagal ko nang nakalimutan yun ah. Tsaka iba nang hanap ko ngayon. Hindi na abs. Pagpaparinig ni Clyde sa kanya. Eh ano na? Nakangiting tanong ni Aliana sa kanya. Siyempre, you know. Mabilis na inginuso ni Clyde ang kabuuan ni Aliana, tsaka ito maingat na binuhat. Hoy, hoy, bitawan mo ako, baliw ka. Pag tayo nadulas, damay si baby. Sigaw sa kanya ni Aliana. Bakit naman kita ibabagsak? Tara na, at kakain ng aking mga baby. Corning sambit ni Clyde tsaka nagpatuloy sa maingat na paglalakad. Hindi na nakapagsalita pa si Aliana at hinayaan na lamang ang lalaki na buhatin siya na parang bagong kasal. Matapos ang ilang buwan ay namalay na lamang ni Aliana na buhat ulit siya ng asawa sa ganoong posisyon. Ngunit sa pagkakataong ito ay nasa harap na sila ng simbahan habang siya ay nakasuot ng wedding gown. Para bang panaginip lang ang lahat ng ito para kay Aliana. Ang bilis at hindi niya inaasahang isang araw ay mapapaibig niyang isang pusong babae na katulad ni Clyde. Idagdag pa na talagang hindi siya nito pinapansin noon kahit nakaliwat ka ng pang-aakit na ang ginagawa niya. Hinintay nga lang nila na
makapanganak siya bago sila nagpakasala. Napili nga din nilang ganapin ang reception sa Siargao, kung saan doon na din gaganapin ang kanilang honeymoon. Habang nakaupo sila sa duyan ay masayang pinagmamasdan ng dalawa ang papalubog na araw. Ito na yata ang pinakamagandang sunset na nakita nila simula noon. Idagdag pa ang kakaiba at napakaromansang mood habang nakatanaw sa overlooking view sa kabuuan ng isla. Napangiti sila habang nakatingin sa isa't isa at buhat-buhat ni Aliana ang kanilang anak. Sabi nga nila, "We can predict the future in our hands." Maling natin, ang taong nareject tayo ngayon ay siya palang maghahabol sa atin sa hinaharap. Ganoon naman kasi talaga ang buhay. Hindi naman natin malalaman kung hindi natin susubukan. At may mga pagkakataong ang mga bagay na ating pinapangarap ay matutupad dahil sa isang hindi inaasahang paraan. All we need to do is try, and that's where love will bloom as the sun sets and grows as the sun rises. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong pag-ibig ni Aliana at Clyde. Muli, ito po si Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po!